pusa, kumusta? Tayo ay mag-aaral na. Kumusta, mga bata? Halina't makinig na kay Teacher La Arnie. Matapos ang module na ito, inaasahang matututuhan mo ang nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng pamanang kulturang materyal. Halimbawa, kwentong bayan, alamat, mga epiko, at di materyal, mga magagandang kaugalian at pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Naipapahayag ang kahulugan at kahalagahan ng kulturang di materyal. Naipapakita at naipagmamalaki ang mga magagandang kaugalian ng mga Pilipino. Naisa sa buhay ang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga nakatatanda at iba pa. Magandang araw sa inyo mga bata. Nandito na naman tayo upang mag-aral. Ihanda na ang inyong sarili at ang isipan sa pakikinig. Tara, halina't mag-aral na tayo. Ang ating aralin ay tungkol sa kultura ko, ipagmamalaki kong tunay. Ang Pilipinas ay mayaman sa natatanging kultura. Minana natin sa mga ninunong nagpreserba upang patuloy nating pakinabangan. Tayo'y pinagbubuklod upang mas higit na magkaunawaan at magkaisa. Kasama natin sa pang-araw-araw na pamumuhay ang mga kaugalian at paniniwalang nagsisilbing gabay natin upang mapabuti at magkaroon ng pamantayan sa buhay. Tayong mga Pilipino, likas na ipinagmamalaki ang ating kultura. Naipapakita natin ang taglay na katangiang ganda, galing at husay maging sa ibang bansa. Dapat nating ipagmalaki at pahalagahan ang ating kultura. Nakikita ang magagandang gawi, kaugalian, tradisyon, paniniwala at sining natin. Bilang isang Pilipino, tungkulin nating pagyamanin at ipagmalaki ang ating kultura. Puna ng titik ang bawat bulaklak upang mabuo ang salitang may kinalaman sa kultura. Ito ay nagsasaad kung paano nabuo at ano ang pinagmulan ng isang bagay. Paraan ng pamumuhay ng isang pangkat. Mga kathang isip na naglalarawan sa mga pag-uugali at mga pamumuhay ng mga sinaunang tao. Pinagmulang lahi ng isang tao. Isang mahabang tula mula sa makalumang paraan ng mga pananalita. Unawain ang tulang inyong babasahin. Ang batang magalang. Isang batang katulad mo, lahat kami giliw sa iyo. Paggamit ng po at opo, may paggalang sa tao. Magandang ugali, iyong taglay. Araw-araw gabay mo sa buhay. Kaya naman itong si tatay at nanay may galak at tuwa sa buhay. Bata ka na dapat ipagmalaki. Ninuno man natin nagbubunyi. Itong pamanang kaugalian, iyong minamahal at iniingatan. Sino ang magalang? Ano ang katangian ng bata? Kailan dapat taglayin ang mabuting pag-uugali? Bakit giliw ang lahat sa bata? Paano ipinakikita ng bata ang pagiging magalang? Sa tulang iyong binasa, ipinakita ang ugaling pagkamagalang. Isa itong kaugalian na dapat taglayin ninuman sa pakikipag-usap
at pakipagtalastasan natin. Ang pagsagot ng po at opo ay dapat laging namumutawi sa ating bibig, sapagkat nasasalamin ang kagandahang asal na itinuro ng ating mga magulang simula noon hanggang sa ngayon. Ang kaugalian ay nabibilang sa kulturang di material, ang pagmamano sa kamay ng mga nakatatanda, pagbubuklod ng pamilya, bayanihan, paghaharana, pamamanhikan, simbang gabi, ay ilan lamang yan sa mga kaugaliang ipinamamalas natin noon at sa kasalukuyan. Maging ang hilig natin sa pag-awit, pagsayaw, at pagtulay nagtatawid sa atin, patungong ibang bansa upang tayo'y makilala. Makabagong estilo man ng pag-awit ay nananatiling may paggaya pa rin sa mga katutubong awitin. Makalumang awiting tulad ng Dandansoy, na popular na awitin ng mga Ilonggo, inaawit ito upang ang sanggol ay makatulog. Bakyamo Neneng at Sa Ugoy ng Duyan, bihira mang marinig subalit nakaukit na sa puso natin. Ang bugtong at salawikain ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mayamang sining at panitika natin. Ang bugtong ay isang palaisipan o tanong na nasusukat ang katalinuhan ng bawat isa. Hanggang sa ngayon, ito'y patuloy na pinagyayaman. Maging sa paaralan, patuloy na ipinapakilala sa mga mag-aaral. Ang salawikain naman ay isang patalinghagang pahayag na ginagamit ng matatanda upang mangaral at magpayo. Tulad na lamang ng aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Napakayaman ng ating kultura. Marapat lamang na atin itong pahalagahan at linangin. Bawat isa sa atin ay may tungkuling mahalin at ipagmalaki ang mayamang kultura natin. Isulat ang titik K kung kaugalian, A kung awit, B kung bugtong, at S kung salawikain. Paghaharana. Sa Ugoy ng Duyan. Ako ang nagsaing, iba ang kumain. Bayanihan. Pagmamano sa kamay ng mga nakatatanda. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan. Anong kaugalian ang ipinakikita ng mga sumusunod na larawan? Piliin ang sagot sa ibaba. Isulat ang mga salita sa patlang upang mabuo ang konsepto ng aralin. Piliin ang sagot sa ibaba. Dapat nating blank ang blank. Pilipino. Magagandang blank ay laging blank. Atin itong mahalin at blank. Suriin ang sitwasyon at iguhit ang masayang muka kung nagpapakita ng magandang kaugalian, at malungkot kung hindi. Nagmamano sa nakatatanda. Sumasagot ng po at opo sa tuwing nakikipag-usap sa nakatatanda. Inaaway ni Lori ang kanyang ate. Tinutulungan ni Maple ang kanyang ina sa pamamalengke. Inaawit ni Akaro ang Sa Ugoy sa Duyan upang makatulog ang bunsong kapatid. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap
kung nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga nakatatanda, isulat ang check. At X kung hindi. Nagmamano si Alan sa mga nakatatanda. Tinutulungan ni Jade sa paglilinis ng bahay ang kanyang ina. Binabati ni Alma ang mga nasasalubong na matatanda na galing sa simbahan. Pasigaw kung kausapin ni Lara ang kanyang ama. Nilapitan at binigyan ng pagkain at damit ang matandang pulubi na namamalimos. Tinulungang makatawid sa daan ang mamang Pilay. Sinisigawan ni Lando ang kanyang inang bingi kapag sila ay nag-uusap. Napansin mo na hindi gumagamit ng po at opo ang iyong nakababatang kapatid sa pagsagot sa iyong tatay. Siya ay iyong pinagsabihan. Nakita mo na parating si Aling Lusing na halos hindi na makalakad sa bigat ng kanyang dalang bagahe. Sinalubong mo ito at kinuha ang kanyang dala. Binigyan ni Mocha ng pagkain ang matandang pulubi. Isulat sa iyong sagutang papel kung tama o mali ang sumusunod na pangungusap. Ang kulturang Pilipino ay mayaman sa sining at panitikan. Ang dandansoy ay isang popular na himig ng mga Ilonggo. Ang bugtong ay patalinghagang pahayag na ginagamit ng matatanda noon upang mangaral at magpayo. Mula sa pagkabata, natutunan natin ang paggalang sa kapwa. Igalang natin ang mga nakatatanda sa atin. Ang paggamit ng po at opo ay tanda ng paggalang. Ang bugtong ay lubhang mapanghamon sa ating isip dahil sa matalinghaga nitong anyo. Tangkilikin ang mga sayaw at awiting banyaga kaysa sa atin. Ang awiting Pilipino ay naglalarawan ng mga saloobin ng mga Pilipino sa buhay. Ipagmalaki natin ang kulturang nakamulatan dahil yan ang pagpapatunay na pagmamahal sa ating bansa. Sana ay nakapaghatid na naman ako ng panibagong kaalaman sa inyo. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!